lemon, orange, and lemon. Lulan saba. Maalis. Ito, gawin natin adobo siguro yan. Yung mga meat. May meat siya. Gawin natin ang adobo. Tapos yan. Gawin natin ang adobo. Yung tapos yung legs. Yan, gawin. Mayigit natawa ka si Sikoy. Doon sa manok ko na tinola. Nakita mo yung manok na yan na tinola. Ako. Yan. Tinola tayo. Ito pang tinola natin yung mga budboy. Hello, sis Mahal, sis Mimibir. Shout out. Magtinola tayo. Yan, mga tinola ito. Pang adobo natin later. Diba? Later tayong magluto. Kasi kaalis niya mo. So, yan ang ating lulutuin for adobo. Sis Mimibir, shout out. Yan, dahil luto na yung kanin ko. Pero yung malam ay hindi pa. Miss Rebecca! Oh my God! Stand na ako. Mamaya. Ikaw lang. Naka-join pa rin ako sa popo. Sandali lang. Parang bigla ko na wala. Dito tayo na. Hello, sis Mimi Boy. Shout out, sabi ni sis Lisette. Yan, yan. Magluto tayo ng mga ingredients natin. Lagyan natin ng bawang. Ay, bawang at saka ginger. Para sa ating tinola. Sa ating tinola, guys. Tapos, ang hirap kasi magluto kapag nandito si Amo. Napakahiyan. Minsan nahiya ako. Kaya pala layasin ko muna si Amo. Pala layasin ko muna si Amo kapag magluto ako ng saan ako magluto. Kapag nandito na wala siya. Kanina nakita niyo yung luto ko mabaduya. Ayan, sis Lisette. Ano, dobo natin ang mga. Dobo natin. Tapos lagyan natin ng para masarap. Meron tayong lemongrass. Lemongrass. Meron tayong lemongrass. Lagyan natin ng marami. Ayan, natawa ako sa picture mo, sis. Ay, oo nga, no. Alam mo, inutusan. Nautusan kasi yan na magluto. Hello, Future X. Ay, sa'yo, ito yung ilalagay natin dyan, Future X. Future X, dagdaga mo rin tamsak natin. Ayan. Ayan natin. Ting, basta. Ting, ganun-ganun siya. Inutusan siya magluto ng tinola ngayon. Sabi naman ng parang. Nanay, ilagay mo yung tinola, yung manok. Ngayon, paglagay niya ng manok, alam mo lang, kapag wala kang alam sa pagluluto, ganyan ang pagluluto. Yan. Natawa ako. Alam mo si YouTube, hindi niya nare-recommenda na yung ating channel. Kahit nga kay Kindred eh, hindi na siya nagpa-pop up. Ganun ba? Mag-live tayo ulit dahil... Ay, may nakasurot na kwan. May lemon.
kompleto tayo dyan. Hello, sis Mirna Flor. Shout out. Masisikoy. Oh, tignan mo. Magluto tayo ng tinola. Ipon natin muna siya. Diba? Ang pagluluto, ang chambal niya. Pachamba-chamba. Pachamba-chamba tayo ng luto, sisikoy. Actually, I don't know how to cook. Actually, I'm not expert to cook. Cook no, good noon, sisikoy. Good noon na pala. Actually, na pala, sisikoy. Pagyan natin ng sayote. Sayote. May sayote tayo. Sayote. Sayote. Yan. Dahil hindi naman tayo eksperto na magluto. Pachamba lang tayo magluto. Ay, ngayon, lagyan natin ng ganito na. Bawal ng pepper. Lagyan natin ng lemon. Lemon grass. Ayan, lemon grass. Uy, sis Lucia, sis masarap lagyan ng bok choy. Ay, talaga? Ay, okay, sige, lagyan ko mamaya ng bok choy. Meron pa akong bok choy dito, sisipoy. Ay. Parang ganun lang, no? Ayan, marami ako dito. Ayan. Pahingi nga, sisipoy, pero marami pa ako. Meron akong bok choy pa dito. Meron pa akong bok choy. Hindi ako pwedeng mawawala ng bok choy kasi si Ano ko. Sirap eating bok choy. Sirap eating bok choy. Ay, sisira na pala ko. I have still 2-pack, sisiko. I still have 2-pack bok choy. Bok choy, I still have 2-pack. So I will use 1 pack. See, my bok choy. So I will use this 1-pack. 1-pack muna. So we will have like this. Eh, marami at tayong mag-istak-istak tayo ng mga gulay. Ay, di ba? Hindi ako pwede mawala ng bok choy, choy sang, and Indian lettuce. Kailangan meron tayong istak na ganyan. Tapos, lettuce. So, yung lettuce pa. Kasaka Indian lettuce and bok choy. Bok choy. Bok choy. And some choy sam. Yan ang pinaka-stock ko dito sa bahay. And with repolyo. And repolyo. Diba? Dapat, kasi siyempre twice a month lang tayo magma-market in, ano, tinola sis, tinola. Good noon, Miss Bilione, 76 Mina Floor. Sis Bilione, shout out Sisi Koy. Mega love shout out sabi ni Sis Bilyones. Ayan, I feel gutom na. So meron tayong sayote. Oh. Hello Sis Resmar. Man nagutom ako tuloy. Ay, kain tayo mamaya. Ang aga ko natulog kagabi. Grabe. 6 times a thank you so much Sis Resmar. Sis Risha, shout out. Yeah, magluto ulit tayo ng kadobo ulit. Mag-adobo tayo din. While cooking tinola, we are doing also adobo. My adobo is the simple, only pork. No. Hindi na natin lagyan ng patatas. Chicken lang. Just chicken. Dito tayo magluluto ng adobo din. Kaya tayo magluluto ng adobo. Wow, sarap ka. Sarap kami eh. Wow, sarap kami ng alaga ko noodles. Oh, Sis Rhea. Hindi pwede na puro noodles. Nag-noodles ako kahapon yata ng morning. So, yan. Mag-adobo rin tayo ng manok. Adobo. Kasi isang buong manok ito. So, pinagati ko lang.
para may stock tayo. I-kwan natin muna ito. O yan, kasi nga, para tapos na may lagyan natin ng tubig. Sis Rosemar, you're welcome, sis. Sabi ni Sis Rosette. Ayan. Naku, mag-adobo tayo. Alam mo, ang ganda palang lutuan ito, paglutuan. Pinapatapon ni Amo itong lutuan na ito. Hindi ko tinapon. So, I use for cooking, di ba? Ang ganda. Ngayon, ilagay natin ito na. Yan lang, bawang. Ay, ginger, lagay lang natin. Basta gusto nyo mag-kumain. Mamaya, no? Forget diet muna tayo. The more nagda-diet ako, tumataba ako. So, let's put this one. Itong manok. Ay, Atem. Hello, Eastern. Shout out. Kapsat, gutom na ako. Halika na. O, Eastern, punta ka dito. Kain ka dito, Eastern. Instead na kakain ka sa restaurant, so come over here. I will feed you. We have tinola here. I think you miss cook, to eat the Philippine food. Alam ko na lagi puro restaurant kinakain. So, yan. May sabaw na ang ating tinola. Ano, Stone, gusto mo punta na dito? Pakakainin kita ng sarap na luto ni Aling Luming. Tama naman si Luming. Pachamba-chamba. Lutong chamba. Sis Mira Flor, shout out ni Sis Rosmar. Don't mind, maiakwan na. Yung tingnan mo yung pagluluto ko, guys. Koreksyonan niyo ako sa pagluluto ko. Kasi actually, wala akong alam sa pagluluto. So, ayan na. Tapos, bay leaves. Pwedeng lagyan ng bay leaves ang tinola. Uy, sino yung nakakala? Pwedeng lagyan ng bay leaves ang tinola o adobo lang ito. Minsan nilagyan ko ng adobo ang tinola, ang bay leaves. Pwede ba yun? Ang bay leaves ba? Oh, okay. Sis Luming, sabi ni Sis Leonida, di maganda lasa. Okay. Kapsat, anong ulam? Okay ka. So, yun lang, itong sa adobo ko ilalagay. Ang ating, Sis Becali, wala akong alam sa pagluluto. Kahit sa pagluluto sa ulam ng anak ko, ang ginagawa ko lang, pachamba lang sa pagluluto ko sa pag-ulam ni Amo. Okay, init mo po sa Sis Lisette, ulam na yan, Sis Lisette. Pasensya na kayo, guys. Ang aking luto.
Parang nag-ganon na naman yung ating internet. Yan. Paano mag-live dito? Halloween, friends. Ano makakalabos na ako? Ayan, shout out. Bakit makula, ano yun? Makula ang template mo, Sisi. Ano yun? Mapula, timpla, mapula. Kasi nga, di ba, ang tinola ba? Ang tinola, di ba, may oil siya. Tinola yan. Tinolang manok. Malapit. Balatan natin yung ating pano, guys. Balatan na natin yung sayote. Balatan natin yung sayote. Balatan natin. Balatan natin yung sayote. Ano yan ang isa, sis? Ah, parang adobo yung pang-adobo. Pang-adobo yung isang gawin natin. Isa kulang. Nadobo ko na kasi parang hindi ko na naman ibalik sa ref ba. Kaya inadobo. At ibuhin ko na lang yung may nakaset na live ni Sis Lera Kwan. Commander, buti dyan. May sayote dito. Pag-October lang makabili. Oh, talaga? Dito, maraming sayote sisi dito. Siguro galing sa Pilipinas sa mga ito. Ewan ko saan galing ang mga ito. Pag nagbabalat ka ng sayote, yung skin mo, nagkaganon dito sa skin. Yung may naalis na skin ba. Kaya mula noon, lagi ako may stock na sayote. Dahil hindi naman siya kakain pa ng tinola, gagamitin ko na. Diba? Kainin natin ang amo natin minsan. Pero hindi siya basta kumain ng kwan. Dapat, dati mo nang sabihin kung gusto niyong kumain. Or magtanong siya, sabihin mo na kung ano yung kung suggestion mo ba na pagkain niya. Pero hindi, basta-basta na kumakain na, nandyan na yung pagkain, hindi siya pa. Dapat naka-schedule. Naka-schedule yung kakainin niya. Kaya mamayang gabi, baka ang pagkain niya, dumplings. Dumplings kakainin niya. Ayan. Hello, Sis Lovely Cute! Shout out, Sisi Koy. Kanina, bago ako nag-live, chinek ko muna kung may live ka. Sabi ko, baka nag-live si Sis Lovely Cute, masabayan ko. Sabi ko. Kaya yun. Ay, wala ka. Kaya, kasi minsan ang schedule namin ni Sis Lovely Cute, ganitong oras. Kaya,
Kailangan mag-check muna ako ng mga live. Kay Sis Lera kanina, actually, ako yung pan. Ako lang nag-adjust na. Diba? Give and take lang. Kaya nag-end na ako after 15 minutes. Pag sa premiere naman, okay lang ganun. Kasi hindi naman mahaba. Eh, concealer pa. Ayan, Sis Lovely Cute, shout out. Magtinola tayo si Sikoy. Si Sikoy, ilong video mo yung ano yung tagdungan? Yung pagtatanim mo ng palay. Kasi we are gaining more knowledge ba doon? Yung ibalik mo yung mahabang live mo, yung premiere mo ba? Lalo sa pagtatanim, how to planting, because we are learning more, we are gaining more knowledge about dun sa pagtatanim. Kasi not everyone knows how to plant. Ay, ako ba yung inisip ko ka? Because not everyone knows how to plant. Basta, matanim lang, how to cultivate, you know. Filipino are, some are lazy. That's why lazy planting. They are planting in just do like that only, but they don't know how to cultivate the plant. They are cultivate, but it's wrong. Mali ang kanilang pagkukultivate ba. Am I right, Sis Lisette? Kasi ang isang bilang isang taga, ayun bang natatanong ka? You have to cultivate, not only planting, para magkaroon ka lang ng views, ganun ba? But, Sis Lala, Sis Lovely Cute, we are, ay, ganito pala, di ba? Ganyan pala. Kaya yung mga kanyang pananim ay napaka very mataba. Very mataba. At saka maganda yung kanyang kamay pa, di ba? Ako, matataba yung aking tanim. Noon, matataba. Kaso lang, nagiging baog. Ang problema, nagiging baog. Ayaw nilang magbigay ng maraming bunga. Kasi nga, baog. Siguro, kaya nga, minsan, isa lang ang bunga ng aking tinatanim. Ay, naku. Nabusy ako kanina, Sisi. Kuy Lisette, lang, salamat. Sisi, lovely heart, sabi ni. Lovely heart ang FB ko, sabi ni Sis Lovely Cute. Nag-abang ako sa live mo, Sis Lovely Cute. Kaya nga, sabi ni Sis Lisette, Sis Lovely Cute. Walang live ba si Lovely Cute? Sabi niya, kanina umaga. Sabi na wala bang live si Lovely Cute? Ay, baka na-busy yun, sabi ko. Nakalam mo. Sis Lovely Cute, alam mo, nakaka-inspired kasi yung ginagawa mo, lalo na pagluluto. Diba, Sis Lisette? Nakaka-inspired kasi yung pagluluto mo. Kasi, lalo kami, wala kaming alam sa pagluluto. Basta magluto lang. Salpak dyan, salpak doon. Diba, Sis Lisette? Diba, Sis Lisette? Salpak doon, salpak. Basta luto-luto lang. No need to... Bahala na yung lulutuin kung maluluto. Bahala na yung lasa. Bahala na po nung lasa, ganun lang lasa. Tulad ko, lalo si Sis Lisette, wala din alam sa magluluto yan. Paras kami ni Sis Lisette na wala kaming alam. Basta alam namin, kumakain lang ang alam namin. Hindi namin pake, wala na kami, we don't mind the lasa-lasa na dyan. Importante, may makain. Wala na kami pakialam, basta luto-luto. Tulad nito. Pag-iuto ko lang sa'yo, lang kakwenta-kwenta. Oh
Kaya, natutulang kami sa mga Google ba, Google site. Basta magluto kami yun. Pero, kapag magluto ka, maraming processing kung paano mo yun. Uy, diba? Uy, Rosalita, magkara siya, shoutout po, sabi ng sis, lovely, cute. Wala kaming alam na pagluluto, diba? Kami yung taong marunong kumain, pero hindi kami marunong magluto. Pero kapag, alam mo sis Lizette, kaya minsan, hindi ako nag-invite o nagbibigay ng, anong daw doon? Or nagbibigay dito sa kapitbahay dahil, dahil ngayon, hindi masarap yung luto ko. Actually, wala akong, hindi ako nagbibigay sa kapitbahay dahil mamaya yung luto nila masarap. Ako, hindi masarap yung luto ko. Kaya yun. Ang hirap kaya magbigay mamaya. Minsan, nagdala ako ng pagkain sa holiday ko noon. Ano pa naman ito, Ate Lumen? Yung pinagbet mo, sabaw sa kwaw. Naging sabaw naman na yung pan mo. Maapoy yung sabaw niya. Naku, bahala ko dyan. Basta kumain lang kayo. Ang dami yung angal. Ako lang matang. Ay, naku, ang hirap kaya magluto na ala, magdala ka ng pagkain tapos lalaitin pa. Magdala ka ng pagkain tapos lalaitin pa. Edi wow. Tapos si Kuya Irabe, alam mo kapag magdadala ko ng pagkain parang alam mo. Parang nakakaya magdala ng pagkain kapag lalaitin pa. Nag-effort ka magluto para sa baon. Tapos, naitin pa. Lalaitin pa yung sa iyong luto mo. Sis, ang daming lovely heart. Kaya nga, yung dami. Ate Luming, 10 tamsak na. Ay, dagdagan mo lang 20. Ay, gawin mo ng 30 yan kung paari. Maari mo ang gawing 30 yan? Maari mo gawin ng 30 yan? Ang dami nga ang pangalan niya yan. Si Sikoy, Lizette, hingin mo na lang kay... Oo, okay. I-forward ko na mamaya sa'yo, sis Lizette. I-forward ko sa'yo mamaya yung kanyang account, ang fan niya. Or kaya mamaya, i-join kita sa call. Sa call. Para, kwan. Sis, love you. Yan ang Samarites ko minsan. Samarites ko minsan. Pag-free siya. Kahapon nga, hindi kami nag-usap yan. Mrs. Lapit yun. No, hindi tayo nag-usap kahapon ba? Sis, may ay, Lapit yun. Ay, alam ko pa na. Ito pala ating... Nasaan na yung ating patis dito? Ito may patis ako dito. Ayan, may patis pala ako. May patis sa tayo. Ay, alam! Dito natin lagot na dito. Kasi baka sobrang mabalik na ito. Nakabili pa lang ako ng patis mo para. Alam mo, sa totoo lang, Pilipino ko sa lahat ng mga pagkinakain ko dito sa bahay. Unless pa bumibili si Amo ng ayan, sis Flower 14, shout out. Yan, ito na yung sisipon. Ang pakchoy natin. Binabad ko muna. Para yung duming maalis. Diba? Ang tao, kulat mo.
pupils. Ingat sis na, love you sa pagsundo kay Mia. Short video lang tayo, short live lang tayo, mga 30 minutes ago. Yeah, shout out sa 13 viewers dyan, sis Leonida, sis Flower 40. Okay, bakit yan iba nag-live, naliligo lang, nag-300 views? Saan? Eh, kasi nga, baka nag-live na, nakahubad siya, kaya yun, viral. Ano gagawin ko kaya? Maghubad din ako, alisin ko yung aking palda. Ito, alisin ko itong upit ko. Ano, pwede ba yun? Pwede ba yun? Alisin ko yung upit ko. Yung alisin ko ito, ihubad ko ito, ihubad ko. Ha? Pwede ba yung hubad ko? Hubad ko. Oh my God, wag nating kuan mamaya eh. Di bale wala tayong juice. Ako mahirap mag ganun. Di bale wala tayong kita. Uy, maghubad tayo dito. Ano, gusto niyo maghubad ako? Press one. Press one sa gusto mong magbaba ko, sapin ko yung shirt ko. Press 1 sa gustong kwan. Sa gustong makita yung tweet ko na malaki. Pumiki pa naman ang tweet ko. Pumiki pa naman ang tweet ko. Oh, sana all 300 ang views. So, kaya nga sisi ko eh. Hindi, alam mo si sa Flower 14. Ganito yan. Alam mo kung kwan, meron silang ano, binubooster. Booster ang ginagawa nila doon. Booster. Kumbaga, kwan yun, mas eh, computer ang paggawa nila doon na pang booster nila. Kaya kahit wala silang views. Tapos, ang tignan mo, wala masyadong nagchat-chat. Kasi kapag malaki ang views nila, dapat yung videos, yung chatting dyan, ang bilis. Ang tawag doon, binubooster nila yung sariling live parang sabotahe. Pang sabotahe. Oo, booster. Mahirap. Hindi, minsan prank lang ginagawa nila doon. Merong isang vlogger noon, di ba, ganyan lang ginawa para lang manalo siya. Merong isang pa. Parang meron silang views. Ganyan ang mga tao kapag yung gusto nilang manalo. Kung sino yung pinakamaraming views, ganun lang gagawin. Booster. Pinabuboost nila yung ganun. Oo, masaya na ako dyan. Kahit wala na akong views, basta hindi na tayo gagastos ng pairs. Kasi, okay lang yung ganito. Kasi, anin mo naman yung maraming views, hindi mo naman babasa yung kanilang comment, di ba? Nagtsatsaga kang, ano yun, tawag doon. Nagme-message ka dyan, tapos hindi naman nababasa yung comment mo. Ang dami nagchatte, mga taga-ibang bansa. Oh, alam mo naman, malilibugan yung mga yun. Panglibog-libog ba? Minsan pa nga, yung nakapanty na, yung thumbnail nila, yung pek-pek nila, Thumbnail na yung pek-pek nila, yung panty na nakapek-pek sila, yung kwan ba, puki nila yung panty ba. I-view ko, oh my God, pati yung dodo pa nga nila, yung talagang, yung cleavage nila,
Levels. Ang dami nilang views, 1,000 views nila. Ibang lahi yun, ibang lahi. Oh, you are hot, hot baby, ganun sila. Nakipag-comment din ako eh, you are so sexy and hot, sabi ko naman. Nakipag-comment din ako dun sa ibang lahi na yun. Mga negro yata. Oh, Sis Flower Girl 40, nakita ko din last week, sabi ni Sis Lisette. Diba? Actually, sa YouTube naman, wala namang problema na kahit nag-solo, solo braka, wala namang problema yun, or nag-solo panty ka. Solo panty ka, wala namang problema dito sa YouTube kasi is normal ba lang, or is normal lang sa kanila. Alam mo, minsan pa nga, meron akong pinuntahan na live, grabe. Naawa ako doon. So, siguro ilang ibang bansa yun, parang Indian siya eh. Parang Indian siya, yung sabi ko, call the police. Yun pala yung videos nila, is crime, for crime. For crime sila, pinapalo nila yung tao, na parang walang silang kinatatakutan na government doon sa lugar na yun, sa India yata yun. Grabe! Iba Pinay. Oh, iba Pinay. Kaya nga, Muslim, Pinay, yung kwan ba? Para lang magkaroon sila ng views. Tingnan mo yung mga mababa ang tingin ng mga ibang lahi na sa atin dahil sa kagagawan ng mga Pilipino. Minsan, showing their naked, di ba? Showing their, kahit sa stair. Dito rin sa Hong Kong, grabe, Kulangot. Thank you so much, Kulangot. Alam mo, dito sa Tomatoches, thank you so much. Ang natatawa ka dyan, camera, naka 22K na sa pek-pek. Kaya nga, tignan mo. Ang dami ng nangyari, kahit dito sa Hong Kong, alam mo minsan, kung pwede lang ipopos yung mga ganun. Mahirap kasi siyempre, pwede ka makasuhan ng cybercrime. Pwede ka makasuhan ng cybercrime. Yung naghubad na doon sa sila sa Agdana, nag-iiyo sila doon. Pilipina versus ano yung tawag doon? Yung Indian, ganun, Pakistan, American, like that. Minsan doon sa CR pala, doon pa sila sa CR kinain niya yung titi ng lalaki. May nag-video sa kanila. Diba? Tutukyante di 22K. Ha? Naku. Ay, naku, grabe. Tutok ko. Ay, naku, grabe naman. Actually, marami na ako napanood na video dyan. That was 2013 pa, 2012, ganon. Merong, alam mo, Sisi Koy, Sis Flower 14, sa totoo lang. Sa WhatsApp noon, kasi wala pang messenger noon. So, WhatsApp kami nagganon noon. Ang dami kong nakajoinan na group chat noon. May nagpasa-pasa na sa video sila. Kasi sa Viber ba? Minsan sa Viber, sa Skype, ganun. O sa sa Yahoo. Tapos doon sila nagsalsalan, yung kamay ba, nagfinger silang dalawa. Ipasok nila yung ganun habang nagaganon sila, binibideo ng lalaki, tapos pinapasa nila doon sa group chat namin noon. Pero may bayad, binabayaran nila yung lalaki, yung babae, para lang magganon sila, di ba? Ang daming ganun. Diba maraming kwan, mga mahirap yung, ang dami ko nga nakitang titi na eh. Alam mo, Sis Flower 40 na, marami na ako nakitang titi na eh. Different sizes, different, sa group chat kasi nila na, sa group chat ng WhatsApp kasi yun. Diba mayroong automatic save dun sa gallery mo. Last week nakita ko couple sila, gagawin nila ang utos ng viewers din. Nagpapalipad ka noon. Oh my God. Diba? Para lang magkagin sila ng kanilang kita.
Pero hindi magtatagal yung kanilang channel. Sis Lisette, ang mahirap doon, hindi magtatagal yung channel nila. Hindi magtatagal yung channel nila. Meron din ako nakilala din na isang Spanish ba yun? Or Italian yata. Or Spanish. Alam mo, ang daming palipad. Kung magpalipad ka, dapat bayaran magpalipad ka. Pero ang kapalit naman is subscriber. Kaso lang, hindi nagtatagal yung channel din nila. Di ba? Grabe ang gagawin para lang magkaroon sila ng kanilang... Hala, ang bilis ng oras ko. 1 hour na pala. Nakawalaw na pala ako. Guys, I will soak my pak choy. My pak choy. I will soak my pak choy now. Ilalagay na natin yung pak choy. Anong oras na ba? Ay, wala pa, malayo pa yung pak choy. Ilalagay na natin yung pak choy. Nalagyan na natin yung pak choy natin. Yan. Yung pak choy natin, Sis Lisette, ay nalagay na yung pak choy natin. So, after 2 minutes to 5 minutes, 3 minutes, magkakain na tayo. Kain na tayo. Sarap-sarap nito. Tapos, ayun, yan, pechay kote na mulaklak, pwede naman lulutuin. Kahit na mulaklak na yung pechay mo. Pwedeng lutuin si Sikoy, masarap pa yung kwan. Alam mo, yung mga pechay ko, pag kwan lulutuin, hindi ko na alisin yung bulaklak niya. Hindi ko na alisin yung bulaklak niya. Pwede yun, lutuin si Sisek. Kasi sa flower pot. Kahit yung bulaklak ng alokbati, bulaklak ng alokbati, nakakain din. Mga sisikoy, alis na muna ako magsundo. Sige, sis lovely cute. Alis ka na. Sige, 15 minutes na lang dyan. Ingat Sis Lisette, Sis Lovely Cute, sabi ni Sis Lisette. Well, bakit ang ganda-ganda ng mga pangalan natin? Lisette, Lumin, Lovely Cute, puro L. Yan, sili ko na matay. Naku, kulang sa dilig yan. Kulang sa dilig yan, Sis Kwan. Alam mo, gaganda ng, alam mo yung garden ni Sis Lovely ni Sis Lisette din. Ang ganda ng kanyang garden. Ang dami din niyang pechay. Lettuce, ayun, pacho, lettuce, ganun, asaka radis, asaka, anong pa doon? Uy, kaya na tayo, wala mo, yum na tayo. Parang, mag-diet na muna. Sa tara lang tayo mag-diet kapag... Sis Lisette, kain na Sis Lisette, yan. Ayan na guys, so. Ayan, nilagay ko na. O, diba? Sinet sa side ko yung pagchoy sa kakwan. Sa katinola. Ayan, magkanin tayo. O, di nabubuhay pag malaki na, sabi ni Sis Flower 14. Ay, pagkwan. O, di rinte, napaso lang. O, si... Kumbaga, matanda na yun. Nagtanim ako ng maraming talong. Uy, sarap. Sis Lisette, yan ang masarap. Kain na tayo! Ayan, kain. Kain na tayo. Grabe, ang sarap ng ulam natin.
Ay, alam mo yung best part ng, alam mo yung pinaka-favorite kong parte ng manok? Doon sa may puwet. Doon sa may puwet. Yan, sa puwet natin yan. Sa may puwet. Yan. Magkamay-kamay tayo dahil para ma-feel natin ang lutong Pilipino. Para ma-feel natin ang lutong Pilipino. Kaya, uy, paingi, alika na. Alika na, tinola tayo. Tapos yung tinola na yung sayote natin, tingnan mo yung sayote, hindi siya masyadong overcooked. So, tamang-tama lang. Alam mo naman, sa tweet. Ano yung favorite part mo, Sis Lovely, Sis Lisette? Alam mo, sa totoo lang, Sis Lisette, sa tao, ang una ko tinitingnan, tweet. Mahilig ako sa tweet, lalo kapag pag lalaki or babae. Ang una kong tinitingnan, hindi mukha. Ang tinitingnan ko yung tweet. Tweet ang una kong tinitingnan. Kaya na tayo. And, ay, breast din sa'yo. Ay, sa akin, tweet. Oh, tweet din. Ay, sa suso din para sa'yo. Ay, ikaw, Sis Lisese, ikaw... Ikaw, Sis Lovely Cat, ano yung favorite part mo na tignan sa babae? Sa lalaki? O sa babae? Iba rin kay Sis Lala Flower 14 eh. Titi daw ang gusto niya. Siguro yung matambok, kung titignan yung matambok, ganun. Kung matambok or maliit yun, no? Ako basta quit ang una kong titignan. Pareho kami, Flower 14. Ah, talaga? Kaya, ano ang kwan? Kapag hindi matambok, ay, maliit yun sa kanya ito. Right? Ay, maliit sa kanya ito kapag hindi matambok, no? Baka, malay mo, napaipit lang yun. Sis Flower, ay, Sis Beck Ali, ano ang una mo titignan sa isang tao? Kapag once na bago mo lang nakita yung tao or may naglalakad sa akin, tweet. Ano ang una mong tignan mo, Sis Beck Ali? Kasi sa akin, talaga tweet. Tweet sa akin. Baka kay Sis Beck Ali din eh, baka titi din. Ang una niyang makita, kung matambok din. Kapag ang babae, kapag matambok yung kanilang babae, kasi may yen, di ba, nakaligin sila. Talaga, ikaw sis lovely ka, Flower 14, iba din ang mata mo, no? Ay, mata. Tignan mo, iba-iba tayo ng ayan ng gusto, di ba? Bakit, Sis Flower 14, bakit titi ang una mong, yung harap ang una mong magtignan? Bakit kaya? Siguro maliit ito o malaki, no? Malaki or maliit. Ay, yung sa kanya, baka brown niya ito, brown yung mata, or may blue eyes, may brown na, may red eyes, may dark brown, di ba? Yung mga mata ng mga tao, ng mga iba-iba. Eh, ano yung kay Sis Lisette na? Ano yung unang kanya? Suso din kay Sis Lisette. Hello, Sis Dansky, shout out. Talaga, ikaw talaga si Flower 14. Eh kung walang bukol, ay maliit yung sa kanya ito, no? Maliit yung sa kanya ito, kaya pa yung harapan. Masarap kaya kapag kwan, yan, pasupot kay Dansky. Pag may bukol, alam na din. Ay, grabe.
Ano sa gusto mo, yung maliit or malaki? Anong gusto mo doon? Ay, malaki ito. Siguro, minsan kasi sis flower 14, minsan nilalagay nila sa loob. Hindi, nilalagay nila sa loob yung kanilang titi, eh, yung tinatali ba? Ako, sis, yung kung makita ko malaki bukol, baka may low down yun, no? May lud-lud. Ay, naku. Actually, nakakita naman ako, ang may lud-lud si Sikoy, eh, maluluwang kanilang sapin yun, yung pantaluwang, lus-lus. Oh, may maluwang ang kanilang sapin pag may lus-lus sila. Siska Bek Ali. Kapag masakit ang kanilang kwan yun, masakit ang kanilang pantalon, tapos medyo matumbok, talagang malaki ang kanilang pag-aari. Paano naman kapag lalaki? Paano naman ang mga babae din ang tingin nila sa mga lalaki? Mostly suso, no? Mostly suso or yung pek-pek nila or yung pwit, di ba? Alam naman ng bukol. O, kasi nga, kapag sa lalaki naman, kapag tinatali nila sa loob din, kapag, diba, kapag nilaloob nila, diba, nilalagay nila sa loob yun yung kwan. Pag nilalagay nila sa loob yun, o sa ibabaw, isa baba yun, tapos pinatalikod nila, talagang bubukol din yun na may itlog, yung halatado. Halatado talaga. Bahala sila. Ay, titignan ko ka kay Kuya Val kapag mag-live siya na nakatutok sa kanya yung cellphone. Next time, sabihin ko kay Mr. Jay. Mr. Jay, next time, itutok mo kay Kuya Val yung kanyang live para makita kung malaki man ang kanyang, alin, yung may tumbok ba? Kay Kindred de Kwan, maliit. Kay Kindred, maliit. Hindi siya nabukol. Kay JC, malaki yun. Kay JC. Siya kay JC, ha? Hello, Sis Betty! Finally, marami ka ng absent sa akin, Sis Betty. Paano yan? Marami kong nanood si Kuya Bala. Yari ka. Kay Kuya Bal, maliit siguro yun. May kay Kuya Bal. Maliit na malaki. Malaki. Maliit na malaki kay Kuya Bal siguro. Tatanungin ko, sabihin ko kay Mr. J. Kay Mr. J, maliit naman kay Mr. J. Kasi, pag pinaprant niya yung, kapag nagdadan siya, ay, alam ko na. Si Mr. J, hindi yun, si Mr. J, hindi siya nagpapantalon ng malaki, ng maluwang, ng fitted sa kanya. Si Mr. J, hindi nagsusuot ng fitted. Malaki yun, malaki yung kay Mr. J. Bakit may lus-lus pa si Mr. Jeno? Naku, yari tayo dyan. Hindi, imagination ko lang. Imagination ko. Tatanungin ko. Maiksi ang daliri ni Kuya Bal. Maiksi ang daliri ni Kuya Bal. Maiksi. Kasi ayon sa kanyang sa daliri niya, maiksi. Naku, Kuya Bal.
baka ang kay Mr. J, si Kambal. Kay Mr. J, maluwang yung kanyang sapin. Naku, Mr. J. Di ko alam. Ay, kaya tayo sis Betty. Mataba na maikli yung kay Kuya Bak. Oh, sis Beth, eh, sis Love, eh, Beth Ali. Mataba na maiksi kay Kuya Bal. Kasi ayon sa kanyang daliri, yung daliri ay kay nagpapahiwatig dun sa daliri niya, maiksi ang kanyang ari. Kuya Bal, bawi ka na lang sa iba, ha? Bawi ka na lang sa iba. Pagpapayat, siguro mahaba kay si Mr. J, maliit naman yun eh. Maliit na, uy Mr. J, baka, bawi na lang si Kuya Bal sa iba na lang. Kuya Bal, pasensya ka na. Siyempre, napag-usapan namin yung harapan-harapan ba. Kay Kindred nga eh, maiksi. Paliparangkan penalty ko. O sige, sis Betty. Basta, alam mo naman, 2 weeks ka, wala kang... absent ka. Di ba? Alam mo naman, ako yung taga-sukat ni Kuya Banda kasi. Ako taga-sukat na. Pero okay ka na si Sabetti, okay ka na. Ang Filipino naman hindi masyadong malaki. Yun nga lang, matigas. Mas matigas ang ari ng Pilipino kaysa sa ibang lahi. No, bakit no? Bakit kaya matigas ang ari ng Pilipino kaysa sa ibang lahi? Tapos ang mga ibang lahi, no, bakit tapos na sila? Parang wala na nangyari. Boy, Tikalon TV, shout out. Sisi, okay na. Okay na. Oh, very good, Sisi Koy. Kasi, siyempre, mahirap naman na meron tayong sakit dyan. Ayan, meron ka ng jacket, boy, Tikalon. Oh, just the set. Ang mga Pilipino, matigas yung ari nila. Matigas. Pero ang ibang lahi, pag tapos na kayong ginamit, parang wala na. Parang chupi-chupi na lang. Anong tawag doon? Wala nang lambingan. Pero kapag Pilipino, pag kahit tapos na kayo, nandyan pa rin yung hot-hot nila. No? Hmm? Ganun ba? Matigas pa rin ang asawa. Ay, matigas din Pakistani yung asawa ko. Oh, ganun ba? Pero hindi yung talagang yung Pilipino na nandyan pa rin lambing-lambing nila. Bakit alam mo? Alam ko ah, ay wrong timing. Anong meron dito? Ang pinag-usapan dito, yung tigas-tigas. Ang pinag-usapan dito kung matigas yung ari ng Pilipino or ibang lahi. Ayon sa kaalaman ni Sis Bec Ali, matigas daw pa rin yung sa Pakistani. Ganun. Kasi ang Pakistani din eh, marami silang experience din. Alam niyo guys. Alam niyo guys, kapag ang Pakistani, lalo kapag Muslim kayo, Muslim ang Pakistani or basta Muslim, bago kanilang gagamitin. Ewan ko lang kay Sis Bec Ali, siyempre asawa niya. Bago kang gagamitin,
magdasal muna sila yan, magdasal muna sila yan bago kanilang gagamitin. Pero kapag yung tapos na kayong gamitin, magdasal ulit sila. Ewan ko, bakit ganun ang kanilang pamayhin? For example, gamitin mo, gamitin kita mamayang gabi, ganun. Mamayang gabi, or gagamitin kita, ganun. Magdasal mo na sila yan sa ala. Yun ang aking research. Tapos na, oh. Oy, boy, tiklaw. Kung hindi ka dasal, bawal magtabi. Oo, kung hindi ka nagdasal, bawal magtabi. Huwag mong gamitin ang asawa mo. Huwag mong gamitin ang asawa mo kapag hindi ka nagdasal. O, di ba? O, di ba ang aking research? O. Hello, si Scarpy din. Shout out. Meron ka ng jacket, di ba? Meron ka ng jacket, si Scarpy din. Alam, ganyan ang mga Muslim. Basta pure Muslim ka, eh, dasalan ka muna bago kanila gamitin. Mag ganun. O, ang kanilang style. Hello, Tony Manalo, shout. Hindi, sa asawa, sa mga partner nila, tignan mo si Vic Ali, bago tumutusok yung asawa niya yan, magdasal muna. Ay, kung kasal na, ganun pala kapag kwan. Pero kung kabit lang, or nakikipagrelasyon ka lang, ganun ang gagawin nila. Kasi meron akong in-interview na Pakistan. Kaya alam ko yung mga kwan nila, mga style nila, mga kaya nag-research ako. Ewan ko sa UK yun. Maliit ang kanilang titi. Ganyan lang sila. Ganyan lang yung kanilang titi. Pero depende yata. Akala ko, ang pinakamalaking sizes pala na AFAM, Africa. Mga negro, malalaki ang kanilang, mga negro, malalaki ang kanilang ari. Pero yung, iwan ko lang sa iba, kasi sa UK, maliliit ang kanilang ari. Ang Pakistani is, I think normal. Parang pares lang ng Filipino. Na pares lang ng Filipino ang kanilang sizes. Hello, si Scarpy Dim, shout out. 5 days a day. Oo, sis, welcome. Diba? Ayun sa akin. Ang Indian, ganun din. Normal size din. Parang kwan. Ang Lebanese, medyo kwan. Medyo maraming, parang maraming kwan. May black, mga black, may ulam na may dessert pa, sabi ni Simler. hindi naman siguro, kwan, may malaki yan, normal size din, ang normal size din. Dun sa matanda na alaga ako noon, may alaga ako matanda matigas pero hindi siya masyado. Hindi masyadong matigas kasi kapag pinapaliguan ko yung matanda, yung alaga ko noon, hindi siya lang. Siyempre kapag matanda na, hindi na masyadong matigas, no? Kapag matanda na. Kapag kwan. Naku. Pero, sis Bec Ali, siguro nagro-robos yung asawa mo, no? Kaya matigas na matigas yung sa inyo, no? O sis Bec Ali. Pero ang Pakistan kasi na they are learning about doing yung romansa kasi nga natuto sila sa social, anong tawag doon, sa napapanood na nila. Pero I think AFAM or ABA or kwan. Hindi, walang iniinom ang asawa. Okay. Or depende kasi kapag magaling kang partner, siyempre ikaw sis Bec Ali, magaling kang
pag kumbaga magaling kang gumiling or gagawa mag-romance or whatever, 'di ba? Siyempre titigas lalo kapag alam mo naman yung ang isang lalaki kasi eh dapat lagi mo siyang ginaganon, kinakapa. Ay, binigyan nga ako ng artusiya ng pampahid. Ayaw gamitin talaga. Dapat ka na, lagi mong kapain. Oh, si Carpe Diem. Naku, expert tayo dyan. Dapat lagi mong kapakapain. Yes, si Carpe, expert dyan. Si Carpe Diem, kapag yung walang alam, pasok lang sila sa akin para meron silang dagdag kaalaman para sa akin ba? Dagdag kaalaman. Lagi kong hawak pag natutulog, baka makawala. Awo! Alam mo sa akin din, hindi ako makakatulog kapag hindi ko hawakan yung itlog. Hindi ako makakatulog noon, nung katabi ko yung asawa ko nung ako'y kwan, kasagsagan pa ng aking kwan ba? Hindi ako makakatulog kapag hindi ko hawakan yung... Alam niyo guys, kapag lagi mong hawakan yung titi, ng kahit tapos lang kayo, katatapos nyo, hawakan mo ulit. Hawakan nyo ulit. Eh yun, nagigising na naman yung kanilang anaconda. Lagi kong hawak. Yan ang gusto nila, hawak. Oh, sis Lisette, dapat lagi mong hawakan. Kasagsagan ng kalibugan. Oh, sisa, inspection mo na kapag. Dapat lagi mong kapakapain para si anaconda laging gising. Oh. Tapos kahit, di ba katatapos kayo, mamaya siguro pahingay, magpahinga muna ng 15 minutes, mamaya kapain mo na naman. O di, si anaconda, gising na naman. Sige, tira. Ganun ang gagawin para laging may, alam mo nga kasi, yun ang number one ng gusto ng isang lalaki din. Diba, yun ang aking tip, sa inyo, yung mga kwan, para magaling malibog yung partner nyo. Kapain lang. Kapain. Hello. Sus, good, matuyuan ka. Hindi! Alam mo, ang babae, hindi ka naman matutuyan na babae. Kasi, sa totoo lang si Scarpe, wala naman tayo, kasi tihaya lang naman tayo minsan eh. Titihaya. Eh, pero minsan, kapag talagang dapat hindi, alam mo, saka mo lang ipapasok, alam mo si Scarpe, saka mo lang ipapasok kapag malapit nang lumabas, saka mo na lang, ganun muna. Pag naramdaman diet ako kasi bawal lawakan pag nasaan na sila. Ayaw ka na lawakan. Masasak na lawakan. Ganun ang gagawin mo si Scarpe Diem. Kapag alam mo na malapit ng lip nilabasan, doon mo ipapasok. O di, hindi ka naman masyado magasgasan. Kailangan bago ka sisip back alley, ganun ang gagawin yung laging kwan, himas-himasa niya. Kapag desal na sila ulit, hindi na maulit-ulit, another day na naman, another na desal naman, di ba? Ganun ang gagawin mo. Para hindi ka masyadong magasgas. Tulad ng ginagawa ko minsan noon. Alam mo yung ginagawa ko sa asawa ko noon.
Siyempre, mas tutil naman ako. Ang ginagawa ko, binubuhay ko. Eh di, nung gusto ipasok na, sabi, maya, sandali, ginaganon ko muna. Tapos di, umihi na ako. Pagbalik ko, wala na yung tigas. At least, nakalusot ako. Nakalusot na pasok. Ay, mainit ngayon. Ramdam ng pag-isang ng bawat dahil. Kaya nga, Ramadan ngayon, bawal. Di ba tapos na? Itlog, mainit siya ito. Ganun lang yun. Yung painitin mo muna. Nasira ang pis. Anong nasira sa'yo? Ganun ang gagawin. Pag alam mong ayaw mo, gusto mo pala, laging galit. Ganun ako noon si Scarpe. Nung ako'y kwan. Ano yun? Minsan, pero minsan hindi ako marunong, guys. Hindi ako marunong. Minsan nagagasgas ko yung ari ng lalaki. Nagagasgas ko. Nakakagasgas pala dapat ang paghahawak pala. Hindi ka basta-basta maghawak. Lalo kapag yung kamay mo ang gagamitin mo. Dapat wag ka masyado. Wag mo siya palang ngipitan. Dapat very soft lang. Kasi minsan, nagagasgas din yung ari ng lalaki pala din, no? Nagagasgas. Gusto mo pala laging, Kailangan pala, magusadong hipitan ang pagkahawak. Wala pa akong alam noon yun, ha? Oy, puro kalyo ba ang kamay mo, sis? Hindi naman. Ay, soft kaya ang kamay ko. Soft naman kamay ko. Nakita mo yung kamay ko. Wala siyang kalyo yan. Soft yan. Kaso lang si Sibek Ali. Kwan, kapag laging, lalo kapag matagal yung kwan, kasi ako noon, pinapawithdraw ko. Para hindi makapasok sa akin. Pinapawithdraw ko yun, pinapaganon ko. Dalawang kamay, tapos, ang sakit ba? Ano ba yan? Itlog na maakan. Minsan nakakapagod mag ganun ka. Isa kamay mo na naman kasi masakit yung kamay mo na. My God! Ay! Matagal magbate. Ang tagal. Minsan matagal ang pan. Ako, ang hirap naman nito. Ganun ang gagawin ko kasi ayoko magpatusok ba? Kung ayoko magpatusok. Ganun na binabatil, batin na lang natin kapag ayaw ko magpatusok. Ay, lako, nakatapos na. Alam mo yung pagkain ko. Tapos na. Ay, yan na lang. Wala nang naiwan. Ayan, o. Natapos kumain sa yaw-yaw ko. Ay, si Scarpe din, alam mo yung topic dito, malalaswa dito si Sikoy. Alam mo dito, open-minded. Wala tayong lalaki na binabatil-batil dito. Wala kasing lalaki na babatilin natin. Walang lalaki na pumapasok dito. Si Scarpe din. Dito sa live ko, walang lalaki. Kasi good vibes lang. Oh, ayoko naman yung ayoko yung stress dito sis. Basta open-minded lang tayo dito, tayo tumitira ng mga kasi wala pa rin, kaso lang walang lalaki. Ang gagawin na lang natin wala. Bawal virgin. Oo, bawal ang virgin dito. Yung iba nag-virgin sila tapos doon pala sa messenger sila tumitira. Sila ang, yung ginagawa ko dito na explanation, yung naggaganon, sila pala gumagawa doon sa messenger. Ay, gawin natin yung gagawin, sinasabi nga ni Luming, ganun.
Doon pa sila nag-actual performance pala. Doon sila gagawa ng actual performance. Kung ano yung tinatapik ko dito, doon sa messenger nilang, habang naka-live ako, doon sila nagtatawagan. Tapos sila gumagawa ng performance ba? Iba klase din eh. Pag may lalaki dito, Sis Carpet, tutuliin ni Sis Louie, sabi ni Sis Carlisette. Kaya, okay na sa ganitong usapan kasi, kaysa sa issue, ay, sinabi mo pa. Si Kuya Val, yung mga issue doon, yung ayaw kong pakinggan na issue, eh, pinapareplay niya doon sa live niya, my God. Imbes na wala tayong alam sa issue, nagkakaroon ng idea ng mga issue-issue na nalalaman. Ayoko, actually, ayoko yung mga stress, nakaka-stress. Hindi ko naman pwedeng problemahin yung, bakit natin problemahin nila yung mga away nila, di ba? I don't mind. Okay lang yan dahil ang mga lalaki ganun din sila, sabi ni Sis Carpe. Basta dito lang, good vibes lang. Good vibes lang tayo. Saka wala namang mag-chat sa atin eh. As actually, walang mag-chat sa akin na about sa ganito, ganyan. Wala naman. Wala namang mga lalaki. Takot yung mga lalaki, baka marip ko pa sila dun sa messenger ko. Actually, natakot ako makipag-chat sa lalaki. Makipag-chat sa mga lalaki na mamaya, ano, isesend nila sa akin. Pero wala naman nangyayari sa mga live ko dito. Wala pa namang gumagawa sa live ko na punta nila ako sa live ba. Punta nila ako sa messenger ba. Wala naman nagchat-chat sa akin na nagsesend ng mga buto-buto, mga pek-pek. Wala naman. May nagsesend sa akin kung kwan, yung mga kwan lang ba. Viagra, anong tag doon? Anong vibrator ba? Vibrator. Kasi pero hindi pa ako nakakita ng vibrator. Ay meron sinend sa akin. Alam mo pala, meron pala yung ari ng babae, meron palang different hole. Ano yung different butas pa? Different butas. Ay, Sis Lovely Cute, i-check ko nga yung message mo sa akin noon na maraming ibang butas ng babae. Uy, yung taos na tahimik sisi, nasa ilalim ang kulo. Eh, tama ka, Sis Betty. Naku, different sizes? Meron. Meron kaya? Tingnan ko dito. Meron dito kaya? Meron. Sinan sa akin ni Sis Flower 14 noon. Sinan sa akin. Hindi ko lang kasi i-forward ko mamaya sa'yo. Niloloko ni Kuya, walang kumari niyang si Malu. O nga eh, ano yung tawag doon? Crown of, yung crown niya pa naman eh, ano yun, yung, ano yung kan, yung, crabs. Dito sis, may malabibili na doon, quested niya kaya lang, nakakaya bumili, sabi no, talaga? Nakakaya, hindi pa ako nakakita ng ganun eh, ng ano yung anong tawag dyan, yung, hindi pa ako nakakita ng personal, ng vibrator, hindi pa ako nakakita ng personal. Gusto ko rin makakita ng ganun. At saka, meron daw yung puki daw na, puki daw na ganun din, nagaganun. Tapos ginaganun, ni iyo din ang lalaki, ganun. Meron. Ganda nga ng reaksyon ni Kuya. Nga, ang ganda. Pero ayoko yung mga Sisla Flower 14. Actually, hindi ako nanonood ng mga reactionist na puro pasagit. Ano yung puro paringan ba? Na, tapos nakikipag-away. Ayoko yung nanonood ng ganun. Kasi... Kasi nga, nakaka-stress, na-stress na nga tayo sa trabaho, na-stress na nga tayo sa amo, na-stress pa tayo sa wala tayong pera. Mas lalo ka ma-stress sa doon sa mga naririnig mo na hindi mo naman kaano-ano, ay naku, I don't mind. Meron sa online, bilhin mo asawa mo ate. Ay naku, wala, hindi ko na kailangan yun. hindi niya na kailangan. Uy, hindi niya na kailangan yun kasi titi ang hinahanap niya. Huwag mo lang nga lang kasi titi, kapwa niyang titi ang hanapin niya yun.
Hindi niya kailangan ang babae, pero kailangan niya ang titi. Kaya ayoko nanonood ng mga reactionist. Depende sa reactionist na maganda ang kanilang topic. At saka, kwan pa, napanood mo na dun sa live. Ay, napanood mo na, na-upload na nga nila, tapos i-reactionist pa nila. Eh, napanood mo naman na yun. Ano yun? Napanood mo na nga sa upload videos nila, tapos i-reaction na naman nila. Eh, ano yun? Replay-replay lang ang kanilang sinasabi. Bading palabar. Ay, oo, sis Becali, hindi niya kailangan ng babae. Kailangan niya ang kapwa niyang kwan. Ang Silahis kasi, alam mo ang Silahis. Pamsak po, sabi ni Bebe Lat. Thank you, Bebe Lat. Hindi ko alam kung ilang tamsak po na. Ilang tamsak na ba ako? Ako si Sin naka-size, iba't ibang ko. Meron din akong amo na ganun din. Meron din akong amo noon na ganyan. Lalaki ang tinitira niya. Natira niya nga yung asawa ko noon eh. Tinira niya yung asawa ko noon. Habang boyfriend ko pa lang yung asawa ko noon. Kasi ang first boyfriend, ang boyfriend ko, siya ang pinaka last name. Ang boyfriend, yung asawa ko, inchik yung amo na namin, dalawa. Taas. Pinapakakit sa taas. Na magmasad-masad. Magmasad-masad. Uy, thank you sa lahat na nandito. Ay!